ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga punong pari, mga guro ng batas, at mga matatanda ng mga Hudyo, "Ano sa palagay niyo, may dalawang anak ang isang tao?" Lumapit siya sa isa at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon at magtrabaho sa aking ubasan." Sumagot ang anak, "Ayoko." Ngunit pagkatapos ay nagbagong isip siya at pumunta. Pinuntahan din ng ama ang pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot naman ang anak, "Opo," pero hindi siya pumunta. At tinanong sila ni Jesus, "Sino sa dalawang anak ang tumupad sa gusto ng ama?" Sumagot sila, "Ang una." At sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, mas nauuna sa inyo patungo sa kaharian ng langit ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Dumating nga si Juan para ipakita sa inyo ang daan ng kabutihan, pero hindi kayo naniwala sa kanya. Samantalang naniniwala naman ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Nakita nyo ito at hindi kayo nagsisi o naniwala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sino sa dalawang anak ang tumupad sa gusto ng ama? Kung tutuusin, parehong hindi tumupad ang dalawang anak sa gusto ng kanilang ama. Pareho silang nakapagbigay ng sama ng loob sa kanilang ama. Ang unang anak sa pamamagitan ng walang galang niyang pagsagot ng "Ayoko," bagamat sumunod din naman siya sa utos ng ama pagkatapos. Ang ikalawang anak naman sa pamamagitan ng pagsisinungaling at higit sa lahat sa hindi niya pagpunta sa ubasan katulad ng sinabi niya sa ama. Pero higit nakapuri-puri ang unang anak dahil sa bandang huli, siya rin ang tumupad sa gusto ng ama. Kinakatawa ng anak na ito ang sinumang sa simula ay namuhay sa kasamaan at kasalanan pero nagsisi din naman at nagbagong buhay. Buhay na ayon sa kalooban ng Diyos at kalugod-lugod sa Kanya. Sa kabilang banda, ang ikalawang anak naman ay kumakatawan sa mga taong mukha lang banal at masunurin sa Diyos, pero ang totoo, taliwas sa kalooban ng Diyos ang kanyang mga gawain. Hindi malayong ang mga katulad niya ang tinutukoy ni Jesus nang sabihin niyang, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng aking amang nasa langit." Pagsasagawa. Napakadali namang maintindihan na hindi lang sa salita na patutunayan ang pagiging Kristiyano natin. Kung naintindihan mo nga, paano mo na isasagawa ang pananampalataya mo kay Kristo?